Pansamantalang nakalaya ang komedyanteng si Aura Breguela, Sabado ng gabi, July 1, 2023. Matapos magbigay ng piyansang nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Kung babalikan, ay nasangkot si Aura sa isang gulo sa isang bar sa Makati noong Webes, June 29 ng umaga. Saad sa isang interview ng complainant na bago pa nagkagulo ay nais umano siyang paghubarin ni Aura kapalit ng pagpapapicture sa komedyante. Nang tumanggi umano siyang gawin ang nais ni Aura, ay doon na umiba ang pakikitungo ni Aura. Sinundan pa umano siya nito sa labas ng bar at doon na nagsimula ang gulo. Ayon sa Makati Police ay hinuli nila si Aura dahil sa pagmumura at hindi pagsunod sa otoridad. Sa mga kaibigan ni Aura na naglabas ng pahayag, anila ay ipinagtanggol lamang niya ang kanyang mga kaibigan na nabastos ng mga naturang lalaki. Mabilis din mag-viral ang naging gulo na kinasangkutan niya at marami ang nakipagsimpatya sa kanya. Pero batay sa Makati Police, wala pang naghahain ng reklamo tungkol sa umano'y panghihipo na ibinibintang sa nakarambulan ng grupo ni Aura. Nahaharap si Aura sa kasong may kinalaman sa physical injuries dahil sa nangyaring suntukan sa labas ng Boat Hole Bar sa Makati. Bago makalaya ay binisita si Aura ng kanyang ama kasama ang mga abogado na magtatanggol kay Aura. Hanggang sa ngayon ay wala pang pahayag si Aura tungkol sa nangyaring rambulan. Nagpahayag naman ng kanilang opinyon ang ilang netizens patungkol sa isyong ito. Anila sana umayos ka na hindi yung nakatikim lang konting pera kina. Alalahanin mo yung mga bagets who idolized you who look up to you. Maging mabuti kang huwaran ng mga kabataang nagsumikap, nagtagumpay at nayahon ang pamilya sa hirap. Higit sa lahat, be a good citizen. Asset ka dapat ng lipunan, hindi dagdag pa sa problema. Sana matuto ka na Aura. Lesson learned, huwag masyado magmataas limon-limon din sa pinaggalingan para may patutunguhan ka, ang bata mo pa. Okay lang yan Aura, kung may kasalanan ka man lahat tayo ay nagkakamali dala siguro ng kalasingan mo kaya ganun ang nagawa mo. Pero di lahat ng kasalanan sa'yo lang ibinato, may kasalanan din yung mga nakaaway mo. Money is everything nga naman talaga, kaya dapat huwag nating hayaan lamunin ng pera ang buo nating pagkatao, dahil sa huli tayo pa rin ang magsasacrifice. Naway may natutunan din siya sa nangyari sa kanya.